Good morning, mahal na prinsesa. Sabi, magdami tayo, matulog ka na. After daddy. Hindi ka pwedeng matulog ng ganyan. Tamad mo talaga magdami time, ha? Minsan-minsan ka nang alam magdami time, eh. Uy, gising na. Sa 7 na. Aalis na si daddy, oh. Mag-work na. Tulog-tulog. Pag sa gabi, pinapirapan mo ang patulogin ka. Sa umang katulog ka. Binagay din natin sa higaan niya. Hirap nang gumising, eh. Borlogs, eh. Pagkari dumedi. Borlogs. See? Pagkatapos mag-burp, diretso tulog. Nag-snore ka pa? Tawa-tawa ka? Welcome back po dito sa buhay namin sa Canada. Sa kabilang island pa siya sa trabaho. To, quiet days pa siya dyan, no? Ayan. Ayan. Oh, see? Na-miss niya daw yung ganyang katawan niya. Gusto daw niya ibalik. Sabi ko, mahirap pa ngayon sa kada. May nalagang kang bata. Ayan, welcome back po dito sa may channel namin. Ngayong araw ay Friday, 5:30 ng hapon. Pero sobrang dilim na sa labas. Dito ako ngayon sa loob ng car, wina-warm up ko lang. Kasi after ng regular job ko as service specialist, pagka-uwi ko, nag-rest lang muna ako. Tapos pinalitan si commander, kumain siya, may ginawa, nagluto, lahat. And then, yun, after kong kumain, magpa-part-time ako. Magpo-food delivery tayo kasi kailangan nating makaipon at may pinaglalaanan. Magbabakasyon tayo, eh. Samahan nyo ako at tignan natin kung makakamagkano tayo. Naulan ngayon kaya magandang mag-food delivery. Maraming magbibigay ng maaayos na tip. Parang kinoconsiderate nila kasi maulan, mahirap din. Tao disgrasya, di ba? So, yun. And then, nag-withdraw ko ngayong araw na to. Yung isang buong paycheck ko, binayad ko sa rent namin sa bahay. Nakapunta lang dun yung sinahod ko. Kasi kababalik ko lang, eh. Anyway, this week, yung grocery, sabi ni Commander, siya na lang daw muna ang mag-shoulder. Kasi nga, kababalik ko. Halos ako natin kasi nung November, December akong kumargo, eh. So, yun. Samahan nyo ako sa kung magkakamagkano tayo ngayon. Tara! So, ayan, no. Nandito na tayo sa Guildford Center. I mean, boardwalk. Kumbaga, yung lagi nating tinatambayan dito pag nagpa-part-time tayo as food delivery. Kanina habang nasa biyahe ako, may nag-pop up na order, $13 for 5 kilometer. Kinuha ko na. So, try natin tumanggap ng mga $10 pataas para makarami tayo. So, naka-open yung Uber Eats ko. And then, yung DoorDash ko, naka-open din. Kung sakaling magandang offer, tatanggapin natin. Ito yung tanggap ko, Bubble World. So, bali, ayan. $13.60. Mabilis ko lang yung di-deliver. Basta gawa na agad yung order. Not too bad. Yeah, thank you so much. Ito na yung order natin.
Tapos kanina, no, habang pinipick up ko yung order, yung DoorDash nag-pop up dalawang order. Bali, $18. Kaso, yung pagdi-deliveran, yun yung place na parang ang hirap i-deliver, na stuck ako sa ano, sa basement. Nangyari, tinawagan ko yung customer, umakit pa ako ng mga hagdahagdan. Mayroon pa si pag condo, mauubos oras mo. Mas gugustuhin ko na lang itong $13. Na-drop mo lang. So, drop ko muna yung first order and then trabaho. Balik tayo ng Guildford ngayon para mag-abang na naman ng order. Ganun lang. So 5 kilometers sa balikan, 10 kilometers, so $13 yun. So may sobra ng $3. Ganun lang, kailangan maging smart. So hopefully may 10 bucks na naman para tuloy-tuloy makarami tayo, di ba? Kaso nga lang, 9-2 na yung ulan, patay. Dapat yung ambon-ambon, no, para maganda. So, balik tayo doon. Ayan. Ito yung pangalawang order naman natin. Skip order. Galante to. $15 or $16 yata. Check natin. 2.5 kilometer lang. Lapit. Tapos, ayan, $15.76. Tapos, ang balikan niya 5.6 kilometer. Ayan, nandito na tayo sa harap. Tapos itong pinagpipick upan natin, ang lapit lang ng bahay namin, sa likod lang niyan, diyan na kami nakatira. Pick upin muna natin. Tapos, nandito na nga tayo sa Guildford. Biglang nag-pop up to at in-accept ko agad. White spot, $12.30 yata siya. Tapos, 5 kilometer lang. Which is, napakaganda. Kung parating ganito, kikita tayo ng malaki ngayon, gabi. Kung araw-araw ganito, kikita rin tayo ng malaki, no? At may maiipon tayo. So, pick upin ko muna to. Ayan. Nandito na tayo sa white spot. Baka ginagawa pa. Hindi naman siguro magtatanggal yan. Kasi pag nagpipick up ako dito, nakakukuha ko agad eh. Ayun na nga, mabalik tayo no, sa ikikwento ko. Yung paggaganito ko na food delivery, naalala ko lang nung nagta-tricycle driver tayo sa Pilipinas. Kahit yung pagod ka na, lahat nangangalay na, masakit katawan mo, umuulan, pinagtatsagaan natin, eto pa kaya, diba? Kaya sisiw lang to, kaya kailangan tsaga tayo sa buhay. So tuloy na ulit tayo sa paghahanap buhay. Ayan no, bali ang oras natin alas 7, nakakaisang oras na tayo. Bali $41 na ang kinita natin sa isang oras, kasi itong Uber natin is $12 and then plus $29 is skip. Kung ganito palagi, lahat masaya, no?
Nga pala no, pakita ko sa inyo yung ginagamit kong kilometer tracker. Ito. So, yan yung natakbo ko. $39.4. $27.6. Maganda to, free to. Pwede mo siyang gamitin kung tinatamad kang maglista-lista ng mga ano, total ng kilometer mo. Napakaganda tong gamitin kasi lalo na pag ano, pag tax season. Kukunin mo lang diyan, da-download mo lang for the entire year. Yun. Check natin, may order yata. $13. 7.8. Kaso dalawang order. PetSmart. Hindi ko yan kukunin. Magsishop ka pa eh. Hanggang dito na lang tong content na to. Magkita na lang tayo sa susunod na upload namin. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pwedeng-pwede pong mag-subscribe para po makita nyo naman po yung buhay namin dito sa Canada. And yun, tuloy-tuloy lang ang buhay, nasaan man kayo dito sa Canada o sa mang lupalok ng mundo, ano man yung pinagdadaanan nyo, malalagpasan din po natin yan. Kaya laban lang, kaya paalam.